Good day mga kalapatids. So natapos na nga mga kalapatids yung NDR race namin. So katatapos lang nitong nakaraang linggo. So talaga nagpahirapan din mga kalapatids yung last lap nila, Santa Ana, Cagayan mga kalapatids. So maraming contender ang hindi nakapagpaklak din mga kalapatids. So swerte yung mga nakapagpaklak mga kalapatids. So natapos na, and then yung ibang club namin Norte pa din. So nauna nga yung isang club namin, so natapos na. So preparation para sa South Race. So paganda ng paganda nga mga kalapatids yung mga nagiging papremyo dito. So South Race namin isang kotse Wigo mga kalapatids, sa grand pooling yata yun mga kalapatids. So update lang ako mga kalapatids sa mga pang South natin. Ayan, naghahaba na mga kalapatids yung kanila mga pakpak ng ilap pa. Yun, makikita nyo mga kalapatids. Ang bilis sumaba. So update din mga kalapatids sa sa ibon natin na apat na ikinarga nung port lap. So hanggang ngayon wala pa ring umuuwi mga kalapatids. Ay iba mga kalapatids. Mukhang to ah. Mukhang deform to ah. Hindi. Kailangan na deform. Ingat kayo mga kalapatid sa sa pagbunot sa mga pakpak ng mga ibon. Kasi pagka nagkamali kayo ng bunot, so nadideform yung pakpak mga kalapatid. Kumbaga, baloktot yung pagkakatubo. So yung iba, maliit. Kumbaga, hindi maganda yung pagkakatubo. Kaya mas maganda pasingawin nyo ng mabuti bago nyo bunutan. Kasi yung iba, direktang bunot. So, napakasakit nung dumudugo yun mga kalapatids. Kasi pagka napasingaw nyo ng maganda mga kalapatids, at least 10 days, talagang swabing bunutin. Kumbaga, walang masyadong lagutok. Pag binunot mo, hindi mahigpit, hindi mabigat. Talagang magaan pag binunot. Ayan mga kalapatids. So, maliliit ngayon mga kalapatids yung ibon natin. Subukan natin to. So, meron din anak dito si Salpok mga kalapatids. Apo pala to. Apo to ni Salpok. Nagahaba na rin. Masusubukan mga kalapatids, South Race. Ayan, biruin niyo yan. Susubukan natin. Apo ni Salpok. Oh, meron din tayong black check. Ang liliit nila mga kalapatids. Ito yung pinakabata. So ito na lang yung naglulugon. So anak din, apo rin to ni Salpok. Subukan natin, ganda ng mata. Mukhang kamukha ng mata ni Salpok. So halos to, mga bandit ng to mga kalapatids. Bunutin ko to. Dahil pangit ng pagkakatubo. Ayan. Para siyang kumbaga sa buhok kayo nag-rabi rice, parang ganun. Ito pa isa yun. Bunutin ko rin. Para siya nag-rabi rice eh. Bilis lang tumubo yan mga kalapatids. Lalo na maganda yung patokan nyo. Malinis na tubig. Hindi nagbibigay pang vitamins. Ang bilis tumubo yan. O, limpa ba? Ayun, di isa eh. Isa ito. Na
Nakakalipad-lipad naman na sila dito, nakakataas. So malakas naman yung pakpak. Yun nga lang, hindi natin sila napaparonda. Pero bago natin sila ipedering, eh napalakas ko naman sila ng lipad. Eh, ganda ng tubo. Sabay-sabay ng tumubo, mga kalapatids. Kaya kailangan ng ano, suporta ng vitamins. Ang ganda rin, white feather to. Blue bar white flight. So ayan, hindi pa sila kumakain, papakainin ko na sila. Ito mga kalapatids, yung mga pang-NDR natin, oh, ang aga. Mapapansin nyo mga kalapatids, mapula. Sa ano yan? Sa pellet. Kasi nakabili ko ng ano, patuka na may pellet. Yung baga may halo na. So, sinubukan ko lang. Bumili ko ng ilang kilo. So, okay naman sa inakay. Kaso nga lang, ayan, namumula sila. Gawa nung pellet na pula. Okay, kita may balahibo na dilaw. Kumakapit dun yung ano, parang food color. Ayan, blue bar. Mga pang-NDR natin sa bagong club. Ayan. So, pagka ganito kalaki, mga kalapatids, ang ginagawa ko rin eh, yung lalaki na lang o yung kak na lang ang pinagsusubo ko. Nang yung hen, mapahinga ko. Or pwede rin natin gawin yun, mga kalapatids. Kung gusto mong gamitin ulit yung hen, so pwede mo nang baklasin pagka ganito na kalaki. Kasi buhay na ito, mga kalapatids. Kayang-kaya natin subuan na mag-isa ng kanyang tatay. So nasa sayo na lang kung gusto mo pang pabultuhin yung katawan. Pwede mong gotahin o ikaw magsusubo. So habang sinusubuan ng magulang ng tatay, pwede mo ring subuan pa. So gumawa ka ng gota. Ginogota kumbaga. Lulusawin yung pellet, so lalagyan ng red cell o ano man yung supplement na binibigay nyo. So pwede, so ito nga, pwede na itong ano, yung tatay na lang magsubo. Kung gagamitin mo ulit yung hen, kung ipaparis mo naman yung nanay nila sa ibang kak. So pag ganito kalaki, pwede na. So kaso nga lang, huwag mo muna isasalang yung hen, yung mga nanay nila. Kumbaga kahit pa paano eh, magpalipas ka na isang linggo, kahit pa paano, i-herbal mo, bawang mo, or purgahin mo, kahit pa paano, kumbaga, malinis kahit pa paano, and then mawala yung ano, pakaandong pesimilya nung tatay nito. Kaya mas maganda, ipahinga nyo kahit isang linggo. Ayan. Kasi pagka ganito kalaki, hindi maiwasan, nag-aasawahan na rin yung mga magulang nila. Kaya mas maganda kung gagamitin yung hen, eh ipahinga nyo muna kahit isang linggo. So flashing nyo sa ganun, eh safe na safe. Ayan. Alright, ito isa. So ito naman yung ano, isa. Banded din to ng ano, kabilang club natin, mga kalapatids. Ang aga nito, napang NDR. Baka pumalo ito ng ano, 9 months pag inilaro ko na. 8 months to 9 months. So ang ginawa ko nga, mga kalapatids, yung mga magulang nito, yung tatay na lang nila nagsusubo. So yung hen kasi bala kong ano, gamitin sa ibang cup. Kaya binaklas ko na yung nanay nila. So yung tatay na lang ang magsusubo dito, mga kalapatids. Kayang-kaya natong buhayin, mga kalapatids, ng
tatay nila. Basta ang gawin nyo mga kalapatids, mas maganda, babara nyo ng ano, patoka, tubig, palitan nyo 3 times a day. Sa ganun eh, hindi naman ano, pa-contaminate, lalo na kung nabibilad yung breederan nyo. So, iinit yung tubig, pati patoka. So, baka mag-cause ng ano yun, bacteria or ano mang ano, maaari nilang gawing maging sakit. Oh, kanker, ganyan mga kalapatids. So, yun lang muna mga kalapatids ang ating update sa araw na ito. So, yun mga kalapatids, maraming salamat sa suporta.